ang Manila Bay Project. Ano nga bang may idulot ng Manila Bay White Sand Project? Bakit may ilan sa ating mga politiko ang mariing kumukontra dito? Meron nga ba itong mga disadvantage at advantages? Ayon sa marami, lalo na sa mga mamamayan ng Manila, kay Mayor Isko, walang masama sa ginagawa ng DNR at ng gobyerno na pagandahin ang Manila Bay at latagan ng white sand para sa mas ikakaganda nito. Sa totoo lang, mas maganda ang may idulot nito hindi lang sa turismo, pati na rin sa kagandahan ng buong Manila. Patagal nang patay ang Manila Bay at pinilit na buhay ng ating Pangulong Duterte at ng kanyang mga kaalyado. So, ano ang dahilan bakit kailangan kumontra ng mga ilan nating politiko o pulpolitiko? Mga kababayan, sa tingin ko, dapat na talagang matapos kung ano man ang pangingialam na ginagawa ng mga yellowtards o dilawan. Hindi dahil sa makaluterte ako kung hindi dahil sa wala naman silang tamang ginagawa. Hindi ba mas maganda na ganito ang muling itsura ng Manila Bay? Maganda na malatagan ito ng maraming white sand at hindi malatagan ng maraming basura. Kayo na rin po ang humusga kung alin ba sa tingin nyo ang mas maganda. Narito po ang ilan sa mga video clips na aking nakalo. Yan po ang rehabilitasyon na ginagawa ngayon sa Manila Bay. Sa kasalukuyan po ay nakatambak na po yung mga white sand at unti-unti po itong ikinakalat para mailatag sa buong dalampasigan ng Manila Bay. Hindi po mas maganda. Mas magiging maayos at malinis tingnan ang Manila Bay. Makakatulong din ito upang mabawasan ang pollution na minsan nang naranasan ng Manila Bay. Kayo po mga kababayan, ano po bang masasabi niyo? Dapat po bang itigil o dapat po bang ipagpatuloy ang ating Pangulo ang kanyang mga sinisimulan at kanyang mga ginagawa? Dahil para po sa amin, maganda po na ipagpatuloy ng Pangulo ang kanyang ginagawa para sa buong Maynila at para sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.